Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel na tuwing Christmas season lang nabubuhay. So, for today's video is... Actually, wala to talaga to sa ano. Wala to talaga sa list ng mga gagawin kong videos this year. Pero napansin ko kasi habang, alam nyo yun, nanonood ako ng mga past Christmas videos ko is... Wala pa akong ano ba, yung decorating tips. Ayun ba? Ayun ba yung tawag nila doon? So, ayun, parang in the past 4 years ng paggawa ko ng video dito sa YouTube is wala pa akong nagagawang ano, ng decorating tips video. So, bigla ko lang siya naisip. Kaya, ayan, nagbigla ang video tayo ngayon. So, ngayon, ang gagawin ko talaga is itong ilalagay ko sa may doon sa main door namin. Sa bago pumasok ng living area, yung pintuan doon. Wala pang nakalagay doon na decoration, kaya... Diba nga sabi ko dun sa unang video is habang dinedecorate yung entryway, parang gusto ko nga ng something new na i-decorate doon sa may pintuan. Kasi nakasawa na yung wreath, yung swag. So, gagawa ko ng something new. Actually, parang nagawa ko na rin siya way back 2019. Yung kung matatandaan nyo, kung nanonood kayo ng mga past video ko is yung Joy na Christmas decoration doon sa may pintuan namin na Joy. So, parang inspired siya doon. Pero this time, ang gagawin ko is... Itong Noel naman, ayan. Actually, na-paint ko na siya. Ayan siya. Ah, nagbabagsakan. Na-paint ko na siya ng white. And then, kanina, nilagyan ko siya ng parang, alam nyo yung parang chalk na powder, ganun. Tapos, tinry ko siya ilibudbod. Tapos, naglagay ako ng glue. Kumakalat tuloy siya ngayon. Pero, nataktak ko naman na to kanina. So, ayan nga, na-paint ko na siya. And then, nilagyan ko siya ng parang chalk na powder nga. Di ba, in-splend ko muna siya ng glue. And then, chalk na powdered, and then ayan siya. Para magkaano yun ba? Snowy effect. Ganun. Letter N, O, E, and then, itong letter L. Dapat pala hindi ko na nilagyan. Naglalaglagan siya, Anyway, simulan na natin. So, ayan nga, magbibigay ako ng decorating tips siguro. Bago ko gawin yung video na to, actually, iniisip ko na kung ano-ano ba yung mga decorating tips na pwede kong ibigay sa inyo. So, ayun, hindi ako professional, ano ha, designer. Parang ano lang to. Yung mga tips na ibibigay ko is based lang sa ano ko, based lang sa experience, and basta ganun. Based lang sa experience ng pagde-decorate, ganun. Ayan, magpapainit na tayo ng glue, di ba? Para habang chumichika tayo is umiinit na siya. So, tip number one is mag-invest kayo sa mga basic colors. So, ano ba yung mga sinasabi nating basic colors kapag pag mga Christmas decor? Ayan. So, yung mga basic colors is silver, clear, and white. Ayan. Ayan yung tatlo na yan. Yung mga colors na magandang investan. Kasi bukod sa madali silang ano, ipare sa ibang color, hindi sila, ano, alam mo yung hindi sila nawawala sa uso. Yung kumbaga, kahit anong mausong Christmas decor na ano, na colors, palagi silang nandoon. So, ayun, mag-invest tayo sa mga basic colors na ano, na mga Christmas ornaments. Ayun talaga mga inuna ko, mga basic colors, nung nagsisimula pa lang talaga ako mag-collect ng mga Christmas decors. And now, parang medyo nag-i-stop na ako sa mga ano, nag-i-stop na ako sa pag-collect ng mga basic colors kasi nga masyado nang madami. Kaya every year, ang binibili ko na lang is yung pinaka main color ko or yung highlight color, di ba? So, ayun nga, ang highlight color ko this year is color blue. Kaya, this year, more on color blue na lang talaga yung binibili ko. Since, ano nga, di ba? Ano lang yung peg natin this year is minimalist lang and clean. Kaya, ito lang yung gaglalagay natin sa pintuan ngayon, itong Noel na to. Pagdudugtong-dugtongin lang natin siya, and then, proceed na agad tayo. So, since nag-glue stick na lang din tayo, ito na yung tip number 2 ko. Pero hindi naman to applicable sa lahat ha. So, ayun nga. Tip number 2 is, as much as possible, kung kaya namang... Oh, wait na. Ay, mag-push. As much as possible is, kung pwede namang hindi i-glugan yung Christmas decor, is huwag nyo nang i-glugan. Kasi, alam nyo naman, di ba, ang pag-glue stick ang isang decor kapag... na ano na siya, kapag tatanggalin niya na, isira na. So, ayun, as much as possible. But ayaw niya mag-push. Pero dito, syempre, kailangan kasi, ano to, carton to. Alang-alamang, ano pang gamitin natin. Pero may alternative naman na maganda sa ano, sa
ipalit sa glue gun. Meron naman tayong wire. Diba, wire, mostly ang ginagamit ko, wire. Floral wire, yung manipis na alambre. Mostly kasi, yung napansin ko, yung sa ibang nagde-decorate, like example, oh, sumobra yung ano natin. Mostly sa napansin ko sa mga ibang nagde-decorate is, example, gagawa sila ng wreath. Diba, gagawa sila ng wreath. Then, yung ibang mga ilalagay nila dun, like yung poinsettia, yung mga berries, inaano nila, ginuglugan nila, kaya kapag nakakita ako ng ganun, is, napapaganon na lang ako. As much as possible, wag na natin siya i-glugan kasi, carry naman ng wire yun. Para kung tatanggalin na natin siya kapag lilikpitin na, is, andun pa din, di ba? Hindi masisira yung garland. Pero dito hindi carry ang wire dito kasi uuga-uga, kaya ginlugan ko siya syempre. Kapag ano lang, di ba? Pag carry lang talagang iwire, iwire nyo na lang. So, tip number 3. Ayan. So, ano pa mga tip na maibibigay ko? Kapag bibili kayo ng decor, is make sure na i-consider nyo yung mga example, like bibili kayo ng ganitong decor. Isipin nyo muna if, kung worth it ba siya bilhin, like example, kung isipin nyo kung carry pa ba siya gamitin the next year, kung magagamit po ba siya sa mga susunod pang taon. Kasi ako, sa totoo lang, di ba example, ngayong taon, may color scheme na ako, iniisip ko na talaga yung next year agad. Yes, ganun ako ka-prepare sa Christmas. So, iniisip ko na agad yung mga i-decorate ko next year. Kaya, kapag namimili na ako ng decor is, parang ano na, naka-ano na rin ako, parang, example, di ba, ayun nga, gagamitin ko na siya ngayong taon. So, iniisip ko na rin yung next year kung magagamit ko pa ba siya, ganun. Kaya, ayun, kaya nagagamit ko talaga ng bongo yung Christmas decor ko palagi. Pero, hindi siya nagbumukhang inulit. Kasi nga, di ba, na-ano mo na siya, na-plan mo na siya. So, ayun, i-consider mo palagi yung mga next na ano pa, mga susunod pang taon bago ka bumili ng isang decor. Napag-connect-connect na natin siya lahat. Ta-da! Sabi na katin yung ano ng kamay ko, oh, puro ano na, chok. Para siyang chok, nakalimutan ko sinabi sa akin ng father ko kanina kung anong tawag dito sa parang chok na yan. Nakalimutan ko. By the way, ang dami ko palang chinichika. Ito palang ano na to, letter standee na to is nabili ko sa Divisoria ng 20 pesos each. 80 pesos tong lahat-lahat na to na Noel. And then, pinaint ko na lang siya ng white. Tapos, siligyan ko siya ng pa-ek-ek na hindi pala nakakaganda dahil naglalaglagan. So, nilagyan ko lang siya niya para may snowy effect. Pero ang ganda nung pagkakalagay ko sa inko, so tignan nyo, kung makikita nyo, ayan o. Parang ang ano-ano niya, burug-burug ang style talaga niya, parang snow talaga. So actually, ang plan ko dito is, ang pinakasabitan niya dapat is from here to here, ayan. Para nalagyan ko lang siya ng isang buong palibot na ribbon na blue. Papalibutan ko lang siya and then, sabi ko parang, ang ano naman dito, diba? Ang straight dito, tapos pagdating dito may sobra. So, nag-isip ako ng something na pwedeng ilagay dito sa L para magmukha pa rin siyang isang solid ba na box or whatever. Reindeer. Ilalagay ko tong reindeer na to dito sa gilid. Iguglugan ko na lang siya para na siya matanggal. Bala ko sana i-wire na lang pero glugan na lang natin since paa lang naman iguglugan natin. Kasi ang bala ko dito is yung isasabit na lang siyang ganun. So, ilagay na natin yung reindeer. Ano pa bang tip? Ayun nga, tip number 4, ito na. So, ito yung kakagawa ko lang din recently. Kapag uulit kayo ng Christmas decoration, make sure na magdadagdag kayo ng example. Kagaya ng ginawa ko nung nakaraan sa may Christmas balls, kung matatandaan nyo is, di ba yung Christmas balls na ginamit ko, yung mga luma, di ba? So, yung mga lumang Christmas balls, hindi naman siya totally luma pala. Parang ano pa din siya. Magagamit pa din naman siya pero it's ano kasi more on silver na lahat ng Christmas balls ko. So, bali kulang ako ng blue na Christmas balls talaga. So, ayun nga ginawa ko sa fast video ko is yung habang nagde-decorate kami ng Christmas tree is yung Christmas balls na silver, binalutan namin siya ng velvet na tela na blue. And then, ayun, mukha na siyang bagong Christmas balls. So, ayun. Tip number 4 is kapag mag-uulit kayo ng decoration is make sure na magdadagdag kayo ng detail doon sa Christmas decor na yon or kung wala talaga kayong idadagdag sa decoration na yon is example, this year nilagay mo siya dito sa living area and then the next year is dito mo naman siya ilalagay sa dining area, di ba?
para hindi masyadong halata na inulit pa yung ano natin. Inulit yung decor mo. Yun. Diba? Ang ganda niya. Very simple. Diba? Kasi parang, para sa mga nagtitipid lang naman to, kung ano, maganda rin naman yun, yung same Christmas decor lang yung nagagamit mo, pero diba, nakakagawa ka ng something new. Yan. So, maglagay lang ako ng Christmas tree na ornament na maliit dito sa may O. Diba? Gusto nyo ba yan? May paganyan. Wait lang, kuha lang ako ng glue stick. Wala na pala akong glue stick dito. So, tip number 5 is, para for me lang is, as much as possible, huwag kayong bibili ng mga ready-made Christmas decors. Bakit? Kasi ang mga ready-made Christmas decors is, di ba, mostly ba naka-glue gun na yan? So, puro nakadikit na siya lahat. Example kasi, di ba, mostly may mga nabibili na ng writ na, ano na, naka-ready na, naisasabit mo na lang. So, ang gawin mo is, bumili ka ng ano, ng separate-separate. Pero kung ano yung mas convenient sa'yo, syempre, kung wala ka namang time mag-decor, eh di mag-ano ka na lang, bumili ka na lang ng ready-made. Pero kung ma-arte ka, kagaya ko, is, ayaw, huwag kang bibili ng ano, ng mga ready-made kasi, mas maganda yung, kayo yung mismo nag-a-assemble, di ba, para, alam nyo kung saan maganda ipwesto, yung ganito, yung ganyan. Minsan, mas mahal pa yung mga ready-made decor kumpara sa ano, kumpara sa kapag binili nyo sila separately. Alam nyo ba, originally, dapat ang ilalagay ko na ribbon dito is, yung satin na ribbon na per yard, kaso nakalimutan kong bumili. For this one na, dapat yung sa mga, ay! Sa mga ano na to. So, yung para sa mga corner na ganito, dapat ito yung pinakamaraming glue kasi ito yung nandito lahat ng puwersa. Kaya, para hindi agad siya matatanggal, di ba? Kasi nakasabit nga lang siya. So, pag binubuksan yung pintuan, may tendency na mauuga-uga siya. Kaya, dapat matibay dito yung sa edge na to. Oh. Kaloka, kanina pa pala ako chika na chika, tapos hindi pala nakakabit yung mic ko. Pasensya na sa mga ano, mga, sa sound na kung ano-ano, kasi nakalapag lang pala sa lamesa yung mic ko kanina, kaloka. Kinakat ko na yung excess ng ribbon, and then, ito na siya. Very simple lang, Noel. By the way, Noel means Christmas. Tama ba? Christmas ba? Noel na lang din yung nilagay ko, diba, para hello, lakas makaano nito, ibang bansa. Ito na yung decoration na ilalagay ko doon sa may pintuan namin. Thank you for watching this video. Yan, sana may natutunan kayo sa mga tip na binigay ko. Ayun, kung may matututunan ba talaga kayo doon o ano-ano lang. Please, mag-subscribe ka na sa YouTube channel ko kung di ka pa nagsusubscribe. At huwag mo kalimutan i-like itong video na to. Actually, marami pa akong ginawang decor sa bahay na hindi ko na vinidyo. Kasi nga, ayun, sinesave ko sila for the house tour video. So, ang next video ko is yung house tour na. So, stay tuned dahil malapit-lapit na ang ating house tour video. That's it. Thank you for watching. See you sa aking next video. Bye! Merry Christmas!